Hello guys, welcome again to ITS Information Technology Skills. For today's video, itatackle natin kung paano tayo magplot ng multiple graphs in Python. We're going to use the subplot function. Subplot is used to show different graphs in one figure. So, ibig sabihin, maglalagay tayo ng two or more graph dun sa isang figure natin. So, we have this syntax for the subplot function. We have the subplot na keyword. Inside the parentheses, we have number of rows, kung ilan yung row na gagawin mo. Then, the number of columns, and kung pang ilan yung graph na i-display mo. To better understand that, meron tayo ng code na to. So, import natin yung library na kailangan natin. We need matplotlib.pyplot as plt. And mag-import na tayo ulit ng numpy as np. So, numpy muna ang gagamitin natin ngayon. Then next, we have p equals np.arrange. And those are the parameters. Mamaya explain natin kung ano yung mga yan. Then we're going to plot the array. So we have the array name t. And of course, maglagay tayo ng label. And don't forget to show the graph. So kapag nirun natin to, ganito po yung graph. So dun sa plot natin, kung makikita nyo, meron tayo nung t. So yung t dyan guys, let's say that is the time. So, that is the array or yan po yung list natin. Ang nabigay ng value niya is the numpy. Then, the property for the plot, we use r double dash. Okay? So, that is used for customizing the graph. So, makikita nyo, we have a red dash na line. So, yung r is red and the double dash. Ito yung shorthand nung color, line style, and marker. Pwede nyong gamitin yung ganyang style. So, ang gagawin nyo lang guys is double quote or single quote, the color, line style, and yung marker. So, ngayon hindi ako naglagay ng marker. Yung line style lang na double dash. Sabi nga kanina, we're going to use NumPy. NumPy is a Python library used to work with array. So, ginagamit yan para makagawa ng array. So, we have here the function arrange. I-zoom lang natin. So, yun yung nagbigay ng value dun sa t. Inside the parentheses, meron tayong 0 and 5. Yung 0, yun po yung start. Yung 5, yun po yung end. So, kung makikita nyo dito, meron tayong 0 to 5. Tapos, yung 0.2, that is the distance or the intervention between 0 to 5 or yan yung increment niya. So, magja-jump siya ng 0, 0.2, 0.4, 0.6, and so on. So, guys, kung gusto nyo matuto ng other NumPy functions, don't forget to subscribe and hit that notification bell para updated kayo later on kung gagawa tayo ng video about NumPy. Mamaya, gagamitin natin tong graph na to. Then, let's say we're going to have another graph. So, ilagay ulit natin yung library natin na matplotlib.pyplot. The numpy ulit. Gawitin ulit natin yung t, the time. I-plot ulit natin siya. So, ngayon, pag pinat natin siya, gagawa tayo ng 3 lines. Mamaya, explain natin kung ano yung mga line na yan. And, of course, don't forget the label and show. So, pag nirun natin yan, ito yung graph. So, makikita nyo dyan, tatlo na yung line natin. This is the first line. So, yan yung kanina. Yan yung T na merong color na red and double dash na line. The next, this is the second line. Yan po yung star na color blue. The initial value ng T, nag times 2 tayo, kaya makikita nyo medyo pataas siya. Then, yung third line, nag times 3 naman tayo. So, sa third line, gumamit tayo ng color green dash and meron siyang O na marker. So, this type of customization, pwede nyo lang gamitin every time na gusto nyo. Or kung ayaw nyo naman, ilalagay ko sa description box or dyan sa taas ng screen nyo yung link para mapanood nyo kung paano mag-customize ng graph. So, now guys, ang gagawin naman natin
i-display natin yung first plot natin and the second plot sa isang figure. So, ganito ang gusto nating output. Paano natin gagawin yan? We're going to use ngayon yung subplot. So, balik natin yung mga code natin kanina, yung library natin na matplotlib, then the numpy, of course, yung t for the time, and this is the plot for the first graph. Then, this is the second plot. So, ang gagawin natin, para magsama sila sa isang figure, maglalagay tayo ng code before ma-display yung plot. So, ibabanuna natin itong mga to. So, sa taas ng first na plot, magdagdag tayo ng plt.subplot 1 to 1. Mamaya, explain ko kung yung mga numbers na yan. Maglagay lang tayo ng label for the first plot. So, same with the second plot. Maglagay tayo ng plt.subplot. Explain ko ulit mamaya kung ano yan. And the label for the second plot. So, this will be the second plot. Then next, we're going to have subtitle or this title for the whole figure. So, here we have plotting multiple graphs and don't forget to show. So, pag nirun nyo to guys, ganyan po ang output. Observe, gumamit tayo dito ng subplot. Ano nga ba yung subplot at saka ano yung mga numbers sa loob niya? Yung subplot guys, it is used to display multiple graphs in one figure. So here, dun sa loob ng parenthesis, meron tayong mga numbers. Ano yung unang number? That is the number of row. Then yung 2, that is the number of column. Then yung 1, kung pang ilan siya. So, this subplot is used for the first plot. Kaya kung titingnan niyo yung second plot, 1, 2, 2, kasi siya yung second na plot. The next, meron tayong subtitle. So, ito naman guys, ginagamit to display a title dun sa buong figure natin. Okay, so isa-center niya na po agad. Balik tayo dito sa code natin kanina. Minsan kasi, if we have a subplot, hindi siya nagkakasya dun sa figure natin or kinukulangan tayo ng size dun sa figure natin. So, pwede nating i-resize yung figure. Gamit lang tayo ng figure function. So, before tayo mag-subplot, magtagtag tayo ng code. Copy this code. Observe, meron tayo ditong word na figure, that is the function na gagamitin natin. And inside the parenthesis, meron tayong variable na fig size. Meron siyang 9 and 3 na value. Ibig sabihin, yung figure mo, meron siyang 9 inches width and 3 inches height. So, pag nirun natin tong code na to, magiging ganyan na po yung figure. So, ito yung sinet natin na 9 and ito naman yung sinet natin na 3. Let's try to have another code. So, import ulit tayo ng library natin, matplotlib.pyplot. So, ngayon, gagamit ulit naman tayo ng list. Okay, so we have the list name names and values. Those are the element. Next, babaguhin na natin yung figure size. So, ngayon, gagamit tayo ng 10 inches width, 7 inches height. Kasi, ang gagawin natin, gagawa tayo ng 4 plots in one figure. So, para magkasya yung apat na plot natin. So, here we're going to have the first plot. Copyhin muna natin. Mamaya explain natin. Then, the second plot. So, the second plot is scatter. The third plot will be plot, line graph. The fourth plot will be a pie graph. And of course, don't forget the title. So, here we're going to have categorical plotting as the title. And don't forget to show. So, ngayon guys, if you're going to observe, meron tayong apat na plot. So, kung titingnan natin yung subplot nung una, meron siyang 2 to 1. Ibig sabihin, you're going to create 2 rows and 2 columns. Ano yung 1? That is the arrangement ng mga plot.
So, yung first is the first plat, then second plat, the third plat, and the fourth plat. Yun po yung meaning ng mga numbers sa dulo. Kung meron kang tatlo lang na plat, pero gusto mo ganyan yung display nila, pwede mong tanggalin yung isa, matatanggal yung display dun sa figure. Or pwede din namang ganyan yung figure. Depende po dun sa gusto nyo. Ibalik natin na ganyan. Then, let's try to run this program. Kung yung first plot, yung bar graph, nasa taas, katabi niya yung scatter. Sa baba ng bar graph is the line graph, katabi niya yung pie graph. So, if we're going to run this program, ganyan po yung output. Hello pala sa mga third year BSCES ng Cagayan State University. Hi guys! So, that's it guys. Kung may katanungan pa kayo, just comment down below at sasagutan natin yan isa-isa. Para sa iba pang tutorial videos, just visit this video. And of course, don't forget to subscribe at hit ang notification bell for more tutorial videos. Bye!